nakikita ko na po yung pinapakita sa akin sa dreams dati na yung ipapanganak na bata na parang may baliktad na cross sa noo. Nakakarinig na ako ng iyak niya, nakakaiba, nakakilabot. Sometimes they have blood in their body. Kumain ako ng panis to survive. Sa totoo lang, ate, maiyak ako. Sige lang. I throw away my cards kasi ayoko na. Ah! Congratulations! Pag-post lang sa akin. Naiingit ako dun, ha? Magandang araw sa ating lahat. Dito tayo sa Joey Vargas TV. It is an honor to have a very special guest, ang Nostradamus ng Pilipinas. Please welcome, Jay Costura! Sino si Jay Costura? Very interesting. Well, si Jay Costura is normal lang naman na tao, no? Kaya lang, naiba lang yung buhay ko. When I was a kid, I discovered that I have this special gift. 7 years old ako noon. Na-discover ko na nakakita ako ng mga bagay na hindi nakikita ng ibang tao. Just like, pag naglalaro kami ng mga kapatid ko, may binang sasali na hindi nila nakikita. Pero nung bagay bang yun, yung nakikita mo, wala ka ba man lang takot, pagkabigla, or tanong sa sarili, ano yan? Sino yan? Noong una kasi talaga, wala akong idea. No? Akala ko talaga normal, but I find different lang kasi nakita ko ng mga sugat nila. Sometimes they have blood in their body, so akala ko that's normal siya. No? Ang kinatakot ko lang is muntik na ako madisgrasya. Kapatid ng best friend ko when I was in college. Tapos nung nangyari nga yun, I was being blamed na alam mo na pala mangyayari pero wala kang ginawa. So that time, parang nasaktan ako na doon ko nanamdaman na takot ako sa sarili ko. Na sabi ko, Lord, bakit ganun pinakita mo sa akin? Tapos nangyari pa din. So, yes, I throw away my cards kasi ayoko na. Yung sa pagiging nagka-card read po ako, wala pong nagturo sa akin. Kusa po. Yes, kusa siya. Na-explore ko lang talaga siya habang tumatagal, mas lalo ko siyang na-enhance. Kumbaga, in-enhance mo na, nag-decide ka na lang na maging visionary ka na lang kaysa ang magtrabaho, o nagtrabaho ka muna habang nagkakaroon ka ng mga pangitain? Sa mga hindi nakakakilala sa akin, sa mga hindi nakakaalam, gabi po kasi ang journey ko talaga. Naging pasaway ako na anak, tapos umalis ako sa bahay namin. Yung mga barkada. Yes, naging barkada. So like, you know, mga teenager na gusto mag-explore sa mundo. And yun nga, nakundim ako ng ibang tao na malas ako. So I wanted to protect my family. So, in short, umalis ako sa bahay namin. Namasukan ako ng tutor, katulong. Pinag-aral naman ako ng magulang ko eh. Just that, we are 9 siblings kasi madami kami. Luckily, naging full scholar po ako sa Lanting yan. So, mga classmates ko, yan, hi. So, alam niyo yung story ng buhay ko, nahimatay ako sa classroom namin. Nakausap ako na may-ari ng school namin. When she passed away kasi, sinabi ko na sa kanya na itong buwan na to, mawawala ka na. Tapos, nung nalibing na siya, napakita siya sa akin in front of the class talaga. I have a pen and notebook na talagang sinusulat ko kung anong mensahe niya. Natakot sa akin yung mga classmate ko kasi nung pagkatayo ko, bumunta muna ako ng CR to refresh myself, mag-ilamos. Kasi inaano ko na talaga, wala, guni-guni lang to. Pero nung pagbalik ko talaga sa classroom namin, I pass out. Tapos nung tinignan nila yung notebook ko, so nakipag-communicate na sa akin yung may-ari ng school namin. So, paano mo na-decide na maging manghuhula na lang ako? Saan ito nagsimula? Nag-start talaga siya no, nag-call center agent muna ako hanggang, yes po, masipag po talaga kasi ako. Ay, mga taga-Alorcanin dyan. Ang tawag nila sa akin, Buwakaw, kasi halos hindi ako nagpapahinga. Mahilig ako mag-OT. Bakit si Miss Jane mahilig mag-OT? Kasi natatakot po ako matulog. I'm afraid to sleep na mahaba. It's because I have this dreams, precognition dreams. So, nangyayari po yung mga panaginip ko. So, instead of sleeping parang mahabang oras,
I make myself busy na lang. Hanggang sa na-promote ako sa team manager, and then na-discover po ako sa Facebook na tinawag nila akong Nostradamus ng social media. Yes, may nakita po ako na isang bagay. Bago siya mangyayari, I posted it. Tell to my friends muna na ganito mangyayari, pati yung kulay ng plane, yung flight details, yung Asian Airlines. So, nung pinost ko yun, wala naman kasi akong idea na ganun pala mangyayari hanggang sa nag-trend siya, nag-trending siya. Nagulat ako bakit ang ingay ng phone ko. So ano na yung time ng calling niya talaga? Oo. Siyempre, dahan-dahan na didiscover mo yung gift, no? May point ba ng buhay mo na ayaw mo yun? Na tinatanggi mo, may struggle, inner struggle? Yes po. Kasi especially sa sitwasyon kong to, buo kasi ako magmahal. Pag nagmamahal ako, pag nasa into relationship ako, hindi ko sinasabi sa guy na I have this extraordinary gift, no? Alam ko kung kailan nila ako lulukohin, kung kailan sila may kadid. Pag tinatch ko sila, tapos bigla na lang na I see room numbers, nagtataka sila, no? Na pinapasundan mo ba ako, mga ganun, na minsan umiiyak ako, nasasaktan ako, kasi sabi ko nga, Lord, bakit? Mas magandang wala pa akong alam, kasi it's very painful. Pag ganun, inaayaw mo na? O minamahal mo pa rin? Ang minamahal ko pa rin. So, ano ba magmahal si Jane? Sige, Jane. Buo po ako magmahal. Binibigay ko po kung anong kaya kong ibigay. Kakaiba, kasi talagang nagtatagal naman yung mga, so ibig sabihin, dumana po ako sa madaming relationships. Pinaka-painful lang kasi may mga guys syempre na parang they are not contented, they want more. Meron akong iniyakan talaga na lalaki. Na talagang sabi ko na darating yung araw na ikaw yung maghahabol sa akin. Nasasabihin mo sa akin na ang ganda mo. Yeah. Oh, ngayon, friends na lang kami. Hello sa iyo. Pero ang hirap na, di ba? Kapag naging boyfriend mo yung isang lalaki, tapos isa kang visionary, isa kang psychic, hindi ba sinasabi nila na, ha? Paano yan, Jane? Hula mo lahat ng kalokohan ko. Eh di, paano siya, di wala na siyang inilihim? Well, hindi naman lahat na kikita ko sa kanila kasi I'm controlling myself. I wanted to control myself. Pero yun nga yung negative pagmamahalin nyo si Jay Kustura. Talagang wala kayong takas. Pero syempre, kahit nalalaman ko yun, mas ako yung nasasaktan. Kasi kinikim-kim mo na lang. Kinikim-kim ko. Minsan nagtatanong ako, Lord, ano pa bang kulang? Ganyan. Syempre, dumaan ka dun sa pagsubok sa love. Gano'n nakamature si Jay sa pag-ibig? Yeah. Ang ganda talaga yun, no? For me, dumating kasi ako sa point talaga na talagang lahat naman tayo buhos pag nagmahal. Pero lagi kong sinasabi sa sarili ko na I deserve to be loved and to love. Kung hindi na ako masaya sa isang tao, bakit kailangan kong ikulong yung sarili ko? Mm-hmm. I need to let go. Pag kaya ko magmahal, magmamahal ako. Pag hindi na ako masaya, bibitaw ako. Pero lagi niyong tatandaan, deserve natin magmahal, deserve natin mahalin. Kaya tayo nagmamahal para maging masaya. Hindi tayo nagmamahal para maging miserable ang buhay natin. Tama. Nangaraw ka ba magpakasal, Jane? Kaka-propose lang po sa akin. Congratulations! Kaka-propose lang sa akin. Nung, I have 2 kids na. Nagulat ako kasi nung birthday ko. Talaga yung nagsabi na ako sa sarili ko na matured na siguro ako kasi dati naman pag nag-birthday ako, excited ako. Parang one day before my birthday, preparations kung anong mga handa. Ngayon parang mas excited ako na paghandaan yung iba kaysa sarili ko. Yung parang sa akin kasi I'm very thankful na nagigising ako. Plus one sa birthday ko, that's very nice for me na nung sa birthday ko, sinurprise ako. Nagpropose siya sa akin. Naiingit ako doon, ha? Gusto ko rin naman malaman kung may gusto pa bang gawin si Jay Kustura. Sa totoo lang, ate, naiyak ako. Sige lang. Gusto kong maging normal. Gusto kong matulog na mahaba, na
wala kang iisipin. Yun bang, sana may magtanong naman na, Jay, okay ka lang ba? Kasi sa araw-araw ng buhay ko, dadagsain ka ng tao, nagre-resolve ka ng problema na hindi naman sa'yo. Pero yung ikaw naman mismo na, saan ako tatakbo? Sinong kakausapin ko? Kasi hindi ako pwedeng maging mahina. Kasi ako yung nilalapitan ng karamihan. Ngayon, ito ang tanong ko. Medyo personal. May mga tao pa rin na talagang judgmental, nagko-condemn sa atin. Pag sinabi yung salitang, mga anak ng ano yan, demonyo yan. O ito na naman po ang isa pang alagad ng kadiliman. Ako naranasan ko sa Facebook, mga pag-judge. Comment nila. Ano ang masasabi mo doon? Or dead makalang? Lagi kong iniisip, kung papatulan ko sila, may mababago ba sa buhay ko? Ang lagi ko lang nasa sa puso ko ay isa ako sa niligtas ng Panginoon. So lahat tayo pantay-pantay. Kung demonyo ang tingin nila sa akin, wala na akong pakialam doon. Dahil sa mata ng Diyos, isa ako sa sugo niya para magbigay ng mensahe at protection sa ibang taong nasa paligid ko. Oo, kasi ang totoo naman talaga, walang karapatan ang taong humusga o kahit mag-condemn ng kapwa-tao. Tanging ang Diyos lamang ang may karapatan para husgahan kami o husgahan si Jay. Kasi siya lang ang nakakabatid ng aming kalooban at ng katotohanan kung sino talaga kami. Kaya matatawag pa rin namin, di ba, na tayo anak ng Diyos. Yes, anak ng Diyos. Lahat po tayo ay talagang nilalang na nabubuhay, na same air ang hinihinga natin, iisa ang kinakain natin, bigas, bread, iisang tubig ang iniinom natin. So, sa mga mapanghusga, well, bahala kayo sa buhay nyo. Basta ako, iisa ang panalangin ko na magkaroon ako ng peace of mind lagi at saka may Diyos ako sa puso. Ngayon, paano mo tinatanggap na ito yung mission mo sa buhay na ito? Tinanggap ko siya nung I really find out na talagang I save a lot of lives, no? Una dyan yung muntik na madisgrasya yung kapatid ko, yung mga friends ko, and then papasalamatan ka nila na, Jay, kung hindi mo kami binigyan ng warning, wala na kami. So, in-embrace ko na siya. May karoon kasi ako ng experience na tinapong ko na yung cards ko. And I had a dream na talagang pinalo ako ng rosary sa likod ko. Ang hapdi ng likod ko nun ate, nung tinignan, pulang-pula siya. So, I went to the priest para magtanong kung anong interpretation ng dream ko. Ang sabi niya, it's ano talaga siya calling. Gusto ko din magpasalamat sa mga paring sumusuporta sa akin na nagbibigay sa akin ng holy water. Lahat tayo may karapatang lumaban sa masasama, sa mga demonyo. Pag nasa puso natin, hindi po natin kailangan i-train yung sarili natin. Meron ka rin bang, Jay, na plano sa mind mo na one day magre-retire ako as a visionary? Sa akin, no, habang buhay ko siyang gagawin hanggat kaya ko pa. Kung walang gagawa, sino ang kikilo? Sino ang tutulong sa mga nangangailangan, especially doon sa mga nag-a-ask ng justice? May dalawa kang anak. Ito ba ipapasa mo ba ang kaalamang ito? Tuturuan mo ba sila? Or gusto mo lang silang mas normal na? Well, wish ko na talagang gusto kong maging normal ang buhay nila. Nakakatakot mabuhay sa ganitong sitwasyon na ang panganib ay nasa iyo palagi. No, gusto kong maging normal sila, na wala silang nararamdamang kakaiba. Kasi ang pinakamahirap sa part namin ni Ate Jovi is yung lagi kami nahuhusgahan. So ayokong maranasan ng mga anak ko yun. Ito yung panahon na nakita kong sobrang daming mga readers. Kung ano-anong makikita mo sa TikTok, mga tarot na explanation. Di ba? Sobrang nagdumami eh. Kayo iba, talagang nag-aaral pa. Pinag-aaralan talaga. Ano masasabi mo sa mga ganito? Sa akin, you can explore the world naman, no? Pero malalaman mo kasi pag talagang totoo or gifted ang mga nakakaharap nyo sa mga gusto mag-try.
Hindi po siya basta-basta kasi talagang nakakaubos siya ng energy. At saka sa mga lumalapit sa amin, alam naman niyo po kung ano ang totoo sa hindi. Tama, oo. Kahit madami man magsilabasan, mararamdaman niyo po kung pinaglalaruan lang kayo. Tama, oo. Sa Jovi Vargas TV, isang ano lang, vision lang na may pag-aangat ba ito or... Well, sa akin talaga, I'm wishing for all the best of your team, no? Mm-hmm. So, nag-start din naman ako sa one follower, one subscription lang. So, walang imposible. I can feel it nung binasahan kita na nakita ko yung Ace of Diamond. Just, all you need to do, guys, is trust your group. Yan. So, talagang work hard lang din and then upload lang ng upload. Isang bagay na pag naalala mo, hindi mo makakalimutan, yun ang ibig kong sabihin. At naiiyak ako na ayoko nang balikan yung kumain ako ng panis to survive. Kasi ako, yung barkadista. Ang pasalamat ko lang talaga sa Lord, no? Hindi ako nagkasakit at hindi ako sumubok sa mga bisyo like drugs. No, I'm very thankful. Ayokong balikan na natulog ako sa kalsada. Nagawa mo yun? Nangyari po yun. So, natulog ako sa kalsada ng newspaper lang gamit ko and then kain ako ng panis to survive. Sa mga tumulong po sa akin, sa lahat po na tinuluyan ko, gusto ko silang bisitahin pero minsan nahihiya na sila sa akin. Gala pala ng ano niyang buhay niya. Sarap yung ano. Hindi naman perfecto ang buhay ni Jay Custura. At saka, hindi naman ako yung tipong wala akong kasalanan sa mundo. Hello, ang dami kong nagawa. Minsan nga, ang sabi ko nga, Lord, why me? Makasalanan ako. Pero, bakit mo sa akin binigay? It's because alam niya na kaya ko. Paano yung nakatulong sa'yo ngayon? Naging matibay ako. At saka, alam mo yon na hindi ka pwede mahusga sa kapwa mo. Lalo na sa mga nanlilimos sa'yo. No, kasi bilog ang mundo. Malay mo lumapit sa'yo na humingi ng pagkain. Kinabukasan, may ari na ng kumpanya yan. Pero biruin mo, unti-unti naman, pinaganda ng Diyos ang buhay ni Jay. Yun ang isang bagay na, isang kabutihan ng langit na anumang kahirapan na pinagdaanan ng bawat isa, ang Diyos na dyan lang para tignan ka at gabayan ka. Kasi kung talagang masama ang ginagawa namin o ginagawa ni Jay, hindi pagyayamanin ng Diyos ang buhay mo. Pagkos, ibababa ka pa niya yun. So dito, pinakita ng Diyos na, Jay, hintay ka lang. Akong bahala sa iyo. It's pok-pok time! Ready ka na ba sa pok-pok time? Patay ang ilaw o bukas ang ilaw? Lights off. Lights why? Off. Why? Para hindi makita mo na chismis. Nakatayo, nakaupo? Nakaupo. Nakahiga, nakaluhod? Nakaluhod. Maliit, malaki? Malaki. Siya lang po. Foreigner, Pilipino? Pinoy. Pwedeng mabigyan mo kami ng yung inspirational message para sa lahat ng followers mo at followers ng Jovi Vargas TV. Sa mga Nastronautics worldwide, please do support yung channel nila. Keep on sharing their vlogs kasi talaga nakaka-inspire yung mga story na pinipresent nila. Lagi niyo pong tatandaan, be good to others. No? Kasi naniniwala ako na mas papakinggan ni Lord ang prayer ng ibang tao na galing sa puso nila kaysa prayer natin mismo. Minsan nagtataka ka, bakit hindi binibigay ni Lord? Kasi nga, most of our own prayers is pang sarili lang natin. Tandaan nyo, ang makapangyarihang dasal ay nagmumula sa ibang tao, hindi nagmumula sa sarili natin. Naggaling mismo sa puso nila. Tama. Isang ano na lang, prediction sa buong Pilipinas. Mag-ingat po tayo sa virus na, bagong virus naman. So I'm not happy na it's happening right now. I'm kinda scared lalo sa mga kids ko, lalo sa mga tao na sa paligid ko. Maghanda po tayo sa bagong twist or sa bagong pamumuno na mangyayari. So, opo. Dito ko lang din po sasabihin, dito lang po sa channel na to, nakikita ko na po yung pinapakita sa akin sa dreams dati na yung ipapanganak na bata na parang may baliktad na cross sa noo.
that's the sign na talagang malaking gulo ang mangyayari sa mundo. Dumating na kaya yung batang? Malapit na po. Nakakarinig na ako ng iyak niya, nakakaiba, nakakilabot. Hoy, abangan niyo yung tandem namin sa YouTube channel ko. Please, sa mga Nostronautics worldwide, sa mga abangers, abangan niyo talaga yung magko-collab yung team namin. It is an honor to have this very special person. We're so happy. Nasagdamas ng Philippines is Jay Costura. Hanggang sa muli, no? Hanggang sa muli, Joby Vargas TV! Thank you. Well, nakikil ko talaga. Mama, laking journey ang ano natin.